Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Kinulam ng Maligno. Iginalaw-galaw ni Mike ang kanyang ulo upang maehersisyo ang kanyang leeg. Pakiramdam niya ay nangangapalito. Nakakaramdam din siya ng sakit ng kanyang balikat. Tila may nakapasan ditong mabigat. Kalalabas lang niya ng simbahan matapos ang misa. Huminto siya sa gilid upang ikondisyon ang sarili bago umuwi ng bahay. Bigla siyang nagulat nang hawakan ng matandang lalaki ang kanyang braso. Lolo, nakakagulat naman po kayo. Dumukot siya ng ilang barya sa kanyang bulsa at iniabot sa matanda, subalit tinanggihan ito. Hindi ko kailangan ng barya. Kumikita naman ako ng sapat mula sa aking pagtitinda. Itinuro pa na matanda ang pwesto ng kanyang tindahan sa gilid ng kalsada. Nagtitinda ito ng mga langis at kung ano-anong dahon-dahon. Nakita ko kasi na may dinaramdam ka. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng matanda na pinagtakhan niya. Una niyang inisip na baka ang matanda ay isa rin sa mga manggugoyo na naghahanap lang ng mauto at mapapaniwala. Napangisi siya sa naisip, subalit na konsensya rin siya pagkatapos ng maisip na isang matanda itong nagmamalasakit sa kanya. Subalit pinag-isipan niya ng masama. Hayos lang po ako. Salamat sa pag-aalala, Lolo. Sigurado kayong hindi nyo kailangan ng pera? Tarumpa niya ulit. Umiling sa kanya ang matanda at kunot noo siyang tiningnan mula ulo hanggang paa na tila may kinikilati sa kanya. Bahagya siyang naasiwa sa ginawa ng matanda. Kanina ay papasok ka palang sa simbahan ay nahatak na ang aking atensyon dahil may kakaiba sa'yo. Talagang inabangan kitang lumabas. Hindi nga ako nagkamali. May sumasalbahi sa'yo. Nakita kong iniinda mo ang balikat mo. Sumasakit ba yan? Ikinagulat niya ang tanong ng matanda, pero nanaig ang kilabot niya dito. Ay, nako Lolo, ayos lang ho kayo. Kayo naman, ginagawa niyong big deal yung nararamdaman ko. Nangawit ito sa pagtatrabaho. Maghapon po kasi akong nakaharap sa computer eh. Masahil lang ho ito. Hinawakan niya sa braso ang matanda at nagpaalam na dito. Sige ho, at ako ihalis na. Salamat uli. Naramdaman pa niya ang paghawak ng matanda sa laylayan ng damit niya. Nilingon niya ito dahil bigla niyang naisip na baka mangkukulam ang matanda at ginagawa na siya ng simpleng pangungulam. Tiningnan niya ito ng masama, subalit nakita niyang sobrang nag-alala ang ekspresyon ng mata ng matandang lalaki. Nakonsensya na naman siya dahil sa masama niyang iniisip. Iniwan na lang niya ang matanda at sumakay na sa jeep na saktong huminto sa tapat ng simbahan. Tinanaw pa niya ang matanda nang makasakay siya sa jeep. Nakatingin pa rin ito sa kanya at talagang nawirduhan siya dito. Pagka-uwi ng bahay, ibinagsak niya ang katawan sa sopa. Hinilot-hilot pa niya ang kanyang sentido. Ay, pagod na pagod. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng ama nang makita siya pagkalabas nito galing sa kusina. Eh, masakit ang ulo ko, tay. Ang sakit din ng balikat ko. Nung nakarang araw pa ito eh. Ang sakit ng likod ko. Parang stiff neck. Siguro sa pagkakahiga ko. Kaninang umaga paggising ko, masakit na yung balikat ko eh. Ewan ko ba? Pati ulo ko sumasakit na. Ah, stress yan. Ipahilot mo yan sa nanay mo mamaya bago ka palagnatin. Wala ka na rin kasing ehersisyo eh. Ang trabaho mo pa naman eh, puro upo sa opisina. Paanong lalakas ang pangangatawan mo? Hindi ka na rin nasisikatan ng araw dahil lagi ka na lang sa aircon. Papasok na maaga tapos uuwi ng gabi. Wala ka ng vitamin D. Sabi ko sa iyo, mag-vitamins ka eh. Eh, siguro babalik na lang po ako sa pagbabasketball kapag rest day ko. Yun, tama yun. Tignan mo ko. Malakas pa rin ang katawan ko kasi panay pa rin ako sa pagbibisikleta. Kayo kasi mga kabataan eh, kaunting pagod lang eh, iniinda na kagad. Nakikita na lang kitang pinapawisan kapag naiinitan ka, pero tumatapat ka lang sa bintilador. Magpalit ka nga ng damit at pagdating ng nanay mo eh, kakain na tayo. Tapos eh, magpahilot ka na sa kanya.
Eh, nasaan ba si nanay? Andun, sa kapitbahay. Nakikimarites na naman. Ayaw niyo ho kasing makipagkwentuhan sa kanya eh. Kaya yun, sa iba nakikipagkwentuhan. Pagbibiro niya pagkatapos ay nagtungo na siya sa kwarto para magpalit ng damit. Habang nagbibihis ay narinig niya ang ina na nag-iingay sa sala. May bago na naman itong kwentong ibinibida sa kanyang ama. Si nanay talaga oh, walang kupas. Palagi may pasalubong na chismis pag uwi. Natatawa niyang saad. Lumabas na siya ng kwarto at hinagilap ang mga magulang. Nakita niya ang dalawa na nasa kusina na at naghahanda ng pagkain. Oh, nandiyan ka na pala Mike. Tawagin mo na nga yung mga kapatid mo't nang makakain na tayo. Utos ng kanyang ina. Eh, wala naman sila sa kwarto na eh. Sagot niya. Nako, nasa court na naman ang mga damuhong yon. Teka nga. Pinigilan ng kanyang ama ang kanyang ina niyang susugod na sana sa basketball court. Ako na. Ako na ang tatawag sa mga bata. Ikaw talaga Matilde oh. Magaganahin mo na naman yung megaphone mo sa labas eh. Ikaw nga ay magtinutino. Ang anak mo eh mga binata na. Kung may dalaga kang anak eh, tsak hindi yun lalabas ng bahay. Ikaw ba naman ang may nanay na ang boses eh aabot sa kanto kapag bumubulong? Ano pa kaya akong pasigaw? Hoy, ako ba iniinsulto mo ha? Matanda ka? Natatawa na lang si Mike sa lambingan ng kanyang mga magulang. Naupo na siya sa hapag at tinanong ang kanyang ina habang nagsasandok ng pagkain. Ano na naman ba ang dalamang chismis, Nay? Ay nako, eto nga oh. Napakwento ko dyan sa kapitbahay nating Marites. Abay, bibili lang ako ng kamatis sa tindahan para sa sausawa ng pretong tilapia eh. Tinawag ba naman ako at sinabihang may bago raw tayong kapitbahay na mangkukulam? Ay nako inay, wag na wag mong ipapakalat ang chismis na yan ha. Ayaw mo sila na lang ang magkalat. Wag ka nang sumausaw. Delikado yan. Baka mamaya eh, pamagain yung labi mo at tumas pa dyan sa noo mo. Eh ano naman tingin mo sa akin? Chismosa? Eh, hindi ba inay? Tanong niya na sinundan pa ng tawa kung kaya't nabatukan siya ng ina. Aray ko naman, Nay. Ako'y pinaglololo mo eh. Eh kung hindi ka chismosa, bakit ka nilalapitan ng mga Marites na yon? Saka, nasaan na yung kamatis na binili mo? Napakamot na lang sa ulo ang kanyang ina nang maalala ang kamatis. Eh, wala palang kamatis sa tindahan, anak. Magsuka na lang tayo. Yon. Kung ano-ano kasi inuune. Hoy, nanay mo ko, Mike. Ako ang nagdala sa iyo sa sinapupunan ng siyam na buwan, ha? Hirap na hirap akong iluwal ka, kaya umayos ka. Pagsiserbo ng nanay niya habang kumukuha ng sukang sausawan. Tinawanan na lang niya ang ina dahil palaging yon ang buwelta nito kapag nagigipit na sa sitwasyon. Bago matulog ay pumunta siya sa silid ng magulang upang magpahilot sa ina. Na paano ka ba't nagpapahilot ka ha? Tanong nito. Eh, nangawit po siguro sa pagigako, Nay. Saad niya, itinuro ang mga parte ng katawan na masasakit. Hinubad na rin niya ang pangitaas na damit at dumapa sa kama. Bakit napakarami mong rashes ha? Saan mo ito nakuha? Ho? Bakit naman ako magkakarashes? Ako ang nagtatanong tapos ibabalik mo sa akin. Akin ba yung katawan na yan, ha? Damuho kang bata ka. Eh, Nay, hindi ko nga ho alam kung bakit may rashes ang ligod ko eh. Baka po bungang araw. Bakit? Masakit ba na Makati? Hindi ko nga ho nararamdaman yan eh. Ang nararamdaman ko ay ngawit ang balikat sa kaliig. Saka masakit na rin ang ulo ko. Sinimulan na siyang hiluti ng ina. Pagkatapos ay sinabihang uminom ng gamot para sa sakit ng ulo. Nang magising siya kinabukasan, masakit pa rin ang ulo niya at lalong bumigat ang kanyang balikat. Naramdaman din niyang nangangapal na ang balat ng kanyang likod. Pinilit pa rin niyang maligo dahil kailangan pumasok sa trabaho. Matamlay siyang pumunta sa kusina para mag-agahan. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang ama na nagkakape na. Eh, parang lalong sumama yung pakiramdam ko, Tay. Nako, dapat pala kay Aling Bebang ka nalang nagpahilot. Mukhang lalong nadisgrasya ng nanay mo ha. Tinawanan nila ang sinabing yon ng kanyang ama.
Maya-maya ay biglang may lumagapak na platong plastic sa ulo ng tatay niya. Hay! Anong pinagsasabi mong matanda ka? Aray ko naman! Nandiyan ka pala! Kayong mag-ama ha, kapag ako ay nakatalikod, ginaganyan niyo ako. Pero kapag may dinaramdam kayo, sa akin kayo nalapit. Joke lang naman yun, Nay. Sineryoso mo naman. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na siyang papasok na sa trabaho. Ilang oras pa lang siyang nakaharap sa computer nang maramdaman niyang nag-iiba ang kanyang paningin. Parang hinahalukay na rin ang kanyang tiyan at maya-maya ay nasusuka na siya. Nagmamadali siyang pumunta ng banyo. Ilang minuto siyang sumusuka pero wala naman siyang inilalabas. Nakakaramdam na rin siya ng panlalamig pero pinapawisan ng butil-butil. Oh Mike, ano milagrong ginagawa mo sa banyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong sa kanya ng katrabahong si Daisy nang makita siyang pabalik na sa pwesto. Masama ang pakiramdam ko eh. Ewan ko ba kung bakit? Umuwi ka na lang kaya kung hindi mo kaya. Oo nga eh. Mag-a-half day na lang ako. Pinakiramdaman niya ang sarili at nang dumating ang tanghali, ang pakiramdam niya ay lalong sumama. Nagpasya siyang umuwi ng bahay. Nagtaka ang nanay niya dahil hindi naman niya ugali ang mag-half day sa trabaho maliban talaga kapag masama na ang pakiramdam. Hindi na niya masagot ang kanyang ina dahil dumiretso siya sa banyo at muling nagsuka. Napapaano ka bang bata ka? Tara nga at dadaling kita sa ospital. Hindi na siya tumanggi dahil masama na talaga ang pakiramdam niya. Pero nang papalapit na sila sa ospital, unti-unting guminhawa ang kanyang pakiramdam. Pagdating nila doon, para lang siyang nagdahilan. Bumuti ang pakiramdam niya at nang eksaminin siya ng doktor, wala naman siyang problema. Pinalaboratory din siya at wala rin problemang nakita. Sinabihan lang siya na baka sobrang pagod sa trabaho kaya pinagpapahinga muna siya ng doktor. Pauwi na sila ng bahay nang maramdaman na naman niyang nagbabago ang timpla ng kanyang katawan. Hinahalukay na naman ang sikmura niya. Hindi pa sila nakakapasok ng bahay nang bigla na naman siyang sumuka. Malapot na laway lang ang inilabas niya. Napansin din ng kanyang ina na may rashes na rin siya sa braso at pati sa mukha. Sus ko! Hindi kaya may kumukursyonada sa'yo? Nag-aalang sabi ng kanyang ina. Bigla niyang inisip kung paanong nangyari yon. Hanggang sa maalala niya ang matandang nakausap niya sa simbahan. Hindi kaya sinasalbahe ka ng bago nating kapitbahay? Nay, paano mangyayari yun? Eh, hindi ko pa nga naman siya nakikilala. Hindi ko pa nga yun nakikita eh. Imposible. Eh kung hindi siya, eh sino? Baka yung nakausap ko matanda sa simbahan. Eh bakit ka kasi nakikipag-usap sa hindi mo kilala eh? Hindi ka pa ng bata. Pag sinabing don't talk to stranger, hindi ka dapat talaga nakikipag-usap sa iba. Lalong sumama ang pakiramdam niya sa sermon ng kanyang ina. Nay, tama na po. Magpapahinga na lang ako. Papasok na siya sa loob ng bahay nang pigilan siya ng kanyang ina. Bakit na naman po? Dalhin mo ako sa matandang nakausap mo. Abay, tuturuan ko yan ng leksyon. Kailangan tanggalin niya ang kulam niya. Matapang ka na eh. Kaya mo ba? Aba, walang ina na hindi tatapang kapag ang anak na ang naagrabyado. Tara na! Hinatak na siya ng kanyang ina at pinuntahan nila ang simbahan. Sige, saan dito? Saan mo siya nakita? Nang gagaliting sabi ng kanyang ina nang dumating sila sa lugar. Eh, wala ho dito eh. Anong wala? Eh, sarado yung kanyang tindahan eh. Ang sabi niya, dito raw ang pwesto niya. Pero sarado naman. Sabi niya nang puntahan nila ang sinasabi ng matanda na pwesto na tindahan nito. Kung ganon, tinakasan niya tayo. Napalingon sila nang biglang may matandang lalaki na nagsalita sa kanilang likuran. Isinirado ko talaga ang tindahan dahil alam kong babalik kayo sa akin. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nanlaki ang mata ng kanyang ina at dinuro-duro pa ang matanda. Ikaw ba? Ikaw ba ang sumalbahe sa anak ko? Kapag hindi mo inalis ang ginawa mo, ipapasunog kita ng buhay! Tumaas lang ang kilay ng matanda sa sinabi ng kanyang ina. Hindi ako ang kalaban niyo. Ako pa nga makakatulong sa inyo para mawala ang kulam na inilagay sa anak mo. Eh kung hindi ikaw,
Sino ang gumawa nito sa anak ko? Kung gusto niyong malaman, sumunod kayo sa akin. Iniwan na sila ng matanda pagkasabi noon. Nagkatinginan muna silang mag-ina, pagkatapos ay sinundan din nila ang matanda. Dumaan sila sa maliit na eskinita. Habang naglalakad ay unti-unting nangangatog ang tuhod ni Mike. Unti-unti na rin sumisikip ang kanyang dibdib. Nahihirapan na siyang huminga. Napahawak siya sa braso ng kanyang ina. Parang ayoko nang tumuloy, Nay. Lalong sumasama yung pakiramdam ko eh. Bigla silang nagulat nang hawakan ng matanda ang kanyang braso. Huwag kang magpatalo. Malakas ang sumasalbahi sa'yo, hindi sa tao. Nanlilisik ang mata ng matanda habang nagsasalita. Sa paningin din ni Mike ay nag-aapoy ang tingin nito. Halika kayo, malapit na ang bahay ko. Hindi na siya binitiwan ng matanda sa pagkakahawak nito hanggang sa makarating na sila sa bahay. Nasa may pintuan pa lang nang bigla siyang mapaluhod at nagsuka ng nagsuka. Sige, isuka mo lang. Makakaginhawa yan. Sabi pa ng matanda sa kanya. Pagkatapos niyang sumuka ay pinatuloy na sila sa loob ng bahay. Bumungad sa kanila ang isang cabinet sa sala na maraming santo at imahe na nakadisplay doon. Kung mangkukulam ka, bakit ang dami mong imahe? Tanong ng nanay niya sa matandang lalaki. Albularyo ako! Sagot naman ng matanda. Hindi halata. Mas mukha kang Sinaway na niya ang ina sa pangiinsulto sa matandang lalaki. Nay, tama na ho. Nakakaya na ho kayo. Di hindi na. At ako'y mananahimik na dito sa upuan. Binalingan niya ang matandang lalaki at nagtanong siya. Paano niyo nalaman na may sumasalbay sa akin? Noong una kitang makita sa simbahan, may kasama kang nilalang. Hindi ito tao. Napakalaking babae nito. Nagtataka ko kung bakit kasama mo siya. Akala ko eh nakikita mo. Ang akala ko rin ay gabay mo. Pero napansin kong hindi dahil iniinda mo ang balikat mo. Kaya tinanong kita kung may nararamdaman ka. Dahil nung mga oras na yon, nakaakbay siya sa'yo. Kinilabutan siya dahil sa sinabi ng matanda. Meron ka bang ibang ginawa na pwede mo siyang ma-attract na sumama sa'yo? Hindi kasi siya taga rito sa atin eh. Pero nagawa mo siyang isama rito. Napaisip siya sa tanong ng matanda dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Bahay, trabaho lang ang ginagawa niya araw-araw. Tuwing araw ng pahinga naman ay nagbabawi siya ng tulog kaya nasa bahay lang din siya ng maghapon. Pero naalala niya nang minsang inaya siya ng mga katrabaho niyang kumain sa bagong bukas na kainan ng lugawan. Bago umuwi ay umihi siya sa likod ng malaking puno na nasa likuran bahagi lang ng lugawan. Humagalpak ng tawa ang nanay niya nang ikwento niya ito sa matandang albularyo. Alam ko na kung bakit tinabighanin ng nilalang na yon, anak. Nay, akala ko ba mananahimik ka na? Tumawa na lang ng pigil ang kanyang ina nang sitahin niya. Mukhang epektibo ang ginawa kong orasyon sa'yo dahil hindi mo na siya kasama ngayon. Saad ng matanda. May ginawa po kayong orasyon sa akin? Oo, nung hinawakan ko ang laylayan ng damit mo, sinumahan ko yon ng orasyon para hindi ka na malapitan. Pero bakit po sumama ang pakiramdam ko kung hindi na siya makalapit sa akin? Dahil nagtanim na siya sa'yo ng orasyon niya. Unti-unti ka na niyang isinasama sa kanilang mundo. Kapag tumagal pa yon, mamamatay ka na at madadala ka na niya sa kanila. Ay, pwede yon? Naku, tanda, gawan niyo po ng paraan para hindi na makuha ang anak ko. Nag-iisa lang yan ang masipag sa amin. Yung dalawa niyang kapatid ay mga pupukpukin pa. Panganay kasi yan, kaya talaga napakabait. Tumangu-tango ang matandang albularyo sa sinabi ng kanyang ina. Tumayo ito at lumapit sa cabinet na may mga puon. Pagbalik sa kanila ay may hawak na itong boteng may lamang langis. Una nitong pinahira ng noo ni Mike habang nagsasambit ng dasal sa lingwaheng Latin. Maya-maya ay biglang nagbukas-sara ang pinto ng cabinet. Palakas ng palakas ito hanggang sa umuuga na ang cabinet. Isa-isa na ring nahuhulog ang mga puon na nakalagay roon.
Hala, nagalit na siya, tanda! Sigaw ng kanyang ina. Hayaan mo lang siya! Hindi siya mananalo sa atin! Saad na matandang albularyo, itinuloy niya ang pagpapahid ng langis sa katawan ni Mike habang dinadasalan ito. Maya-maya ay naninigas na ang katawan ni Mike at tumitirik na rin ang kanyang mata. Mike! Anak! Anong nangyayari sa iyo, anak ko? Hindi pinapansin ng matanda ang tanong ng ina ni Mike. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay biglang naglipara na ang mga puon at tila ay binabato ito sa kanila. Kaagad na nagtago ang ina ni Mike sa likod ng sofa. Napadasal na rin ito dahil sa takot. Kasunod noon ay kumalampag ang bubungan. Sunod-sunod itong pinagbabato ng solidong bagay. Hindi mo makukuha ang batang ito! Hindi ka magtatagumpay! Sigaw na matandang albularyo. Nakarinig sila ng malakas na atungal na hindi nila alam kung saan ang gagaling, subalit naririnig nila na nasa malapit lamang ito. Nang huminto ang ingay, narinig nilang umuungol si Mike. Kaagad silang lumapit dito. Unti-unting bumabalik sa normal ang nakatirik nitong mata. Biglang tumayo si Mike at sinakalang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ito. Isa kang tampalasan! Bakit mo ko inahadlangan na makuha ang pinakamamahal ko? Malaki ang boses nito na tila isang higanting babae. Galit na galit ito sa matandang albularyo. Pinilit ng matanda na mahaplasan ng langis ang noo ni Mike, pero bigla naman itong nabuwal na parang nangihina. Subalit umuungol pa rin at gustong manlaban. Tulungan mo kong iupo siya sa upuan! Utos ng matanda sa ina ni Mike. Pinagtulungan nilang maiupo ng maayos si Mike. Pagkatapos ay inipita ng matanda ang daliri ng paa ni Mike ng palito ng posporo. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sumapi na sa kanya ang nilalang na nakakursunada sa kanya! Umatungal si Mike na parang nasasaktan. Nagngangalit ang kanyang litid sa leeg. Nanlilisik ang tingin niya sa matanda. Anong klaseng nilalang ka? Saan ka nakatira? Tanong na matandang albularyo. Malakas na ungo lang ang isinagot ni Mike sa tanong niya. Ayaw mong sabihin? Ginalaw-galaw ng matanda ang palito at umatungal sa sakit si Mike. Maligno ka? Nakatir ka sa puno o lagusan mo ang puno? Malakas na sininghalan ni Mike ang matanda. Ah, tama ako. Isasara ko ngayon ang lagusan mo. Alam kong hindi ka naman magtatagal sa mundo namin eh. Manghihina ka kapag nagtagal ka. Paano ka na makakabalik kung sarado na ang lagusan? Lalong nagalit ang nilalang sa sinabi niya. Hindi mo kayang gawin! Sigaw nang nakasapi sa katawan ni Mike. Ah, talaga? Marami na akong naisarang lagusan na mga kagaya mo. Sisiw ka na lang sa akin ngayon. Kaya kung ayaw mong maiwan, lisanin mo na ang katawan ng batang ito at habulin mo ang lagusan bago pa tuluyang magsara. Muling umatungal ang nilalang kasabay nyo ng pagtalsik ng mga gamit sa loob ng bahay ng matanda. Pumasok ang malakas na hangin sa loob ng bahay at itinumba ang mga kabinet. Hindi mo maisasama ang batang ito! Sigaw ng matandang albularyo at muling nagdasal ng Latin. Dinukot niya sa bulsa ang maliit na bote na naglalaman ng holy water at paikot na winisikan ang loob ng bahay. Nasigaw naman ang ina ni Mike nang makitang sinasakal ng anak ang sariling leeg. Huwag anak! Huwag mong saktan ang sarili mo! Labanan mo siya! Pilit na tinatanggal ng ina ni Mike ang kamay nitong nakasakal sa sariling leeg. Winiwisikan naman ang matanda si Mike dahilan para matanggal ang kamay nito sa leeg. Maya-maya ay nanlalambot ito nang lupay-pay sa upuan. Mahinang pag-ungol na lamang ang nagagawa nito. Nawala na rin ang malakas na hangin pumasok sa loob ng bahay. Iwanan mo ang katawan ng batang ito! Hindi mo siya maisasama sa inyong lugar! Sigaw ng matanda habang paulit-ulit na winiwisikan ng holy water ang katawan ni Mike. Muling kinuha ng matanda ang bote ng langis. Hinaplasan niya ang kamay pagkatapos ay itinapat ang dalawang daliri sa ibabaw ng tiyan ni Mike. Muling umungol si Mike subalit nakikita sa kanyang nanghihina na ito. Iwanan mo na sabi ang katawan niya! Kung hindi, dito ka na mamamatay! Umiiyak na si Mike habang umiiling.
Iwanan mo o papatayin kita! Sigaw ng matanda. Umiyak nang umiyak si Mike. Maya-maya ay tumangon na. Mabuti! Pero ano bang nagustuhan mo sa batang ito, ha? Mabait siya. Tapos? Tanong pa ng matanda. Mabait talaga ang anak ko, pero please lang, iwanan mo na siya. Baka mamatay ng anak ko. Umiiyak na sabi ng ina ni Mike. Gusto ko siya. Umiiyak na sabi pa ng nilalang na nakasapi kay Mike. Pero hindi kayo pwede dahil tao siya at maligno ka. Sige na, iwanan mo na siya bago ka pa mapagsarhan ng lagusan mo. Muling umiyak ang maligno. Umiiling-iling ito na tila ayaw pang iwanan si Mike. Idinin uli ng matanda ang dalawang daliri na nakatapat sa ibabaw ng tiyan ni Mike. Umuungol sa sakit ang maligno. Umalis ka na! Alis na! Muling hinaplasan ng matanda ang noo ni Mike ng langis ng pakrus. Ganon din sa ibabaw ng magkabilang palad at paa. Bawat taplas ay umaatungal sa sakit ang maligno. Unti-unti itong nanghihina hanggang sa tuluyang nilisan ang katawan ng binata. Nang iwan ng maligno ang katawan ni Mike, ilang minutong hindi gumising ang binata. Nataranta ang ina ni Mike sa pagkaakalang isinama na ng maligno ang kanyang anak. Maya-maya ay nagkamalay na rin si Mike. Anak, ikaw na ba yan? Tanong ng kanyang ina. Ay, alam nga namang hindi, Nay. Kung hindi ako ito, eh sino kaya? Ikaw na nga yan, anak. Pilosopo ka na eh. Ano po ba nangyari dito? Bakit parang binagyo ang bahay? Gulat na tanong ni Mike nang makita ang itsura ng bahay na nagkalat ang mga basag na kasangkapan. Sa maliwala kayo at sa hindi, linggo-linggo ako nagpapalit ng mga gamit sa bahay. Sagot ng matanda. Binigyan niya si Mike ng kwintas na may palawit na krus. Dinasalan niya ito para lagyan ng orasyon. Lagi mong isuot ito. Lapitin ka pa naman ng maligno. Po? Nagtatakang tanong ni Mike. Sumapi sa iyo kanina ang jowa mong maligno. Wala ka bang natatandaan? Ang kanyang ina ang sumagot. Nay naman, hindi naman ako makakajowa ng maligno eh. Eh nakausap ko. Isasama ka raw sa kanila. Aba, hindi ako pumayag siyempre kahit sinasakal ka niya. Papatayin ka pa yata. Nay, akala ko ba yung kapitbahay natin na mangkukulam ang sumasalbahay sa akin? Akala ko rin ba mangkukulam si Tatang? Hoy bata ka, ikaw nagsabi sa akin na si Tatang ang sumalbahay sa'yo. Huwag mo ibalik sa akin. Ipapakulam ulit kita sa maligno. Eh, ako pala mangkukulam. Tumatawang sabi ng matandang albularyo. Eh teka ho Tatang, ano palang pangalan nyo? Tanong ng ina ni Mike. Erning. Ayon, Tata Erning. Eh di ho ba, babae lang nakukursya na dahan ng mga maligno. Eh lalaki ho ang anak ko. Kahit lalaki, nagugustuhan din yan ng nilalang. Kasi may mga nilalang o mga maligno na babae. Eh, ano naman ang gagawin ng anak ko na pangontra? Di ba sa babae, nagpapagupit ng buhok? Sa anak ko, ano ang puputulin? Napatingin ang ina ni Mike sa ibabang bahagi ng kanyang anak. Uy, Nay naman! Ang sama ng tingin nyo ha? Hindi pa ako nag-aasawa, no? Ihi ka kasi ng ihi sa puno eh. May CR naman. Dapat nga siguro eh, putulin na yan. Mamamatay ako sa iyong bata ka. Palagay ko eh, tama nga ang desisyong yon. Sagot ng matandang albularyo. Napatingin ang mag-ina sa kanya dahil sa sinabi niya. Ang ibig kong sabihin, kailangan mag-asawa na si Mike para hindi na putulin, habulin ng mga maligno. Yun, linawin niyo ho, Tata Erning. Baka mamaya eh, putulin talaga ni inay ito. Saka, mahirap umihi ng nakaupo, no? Sabi ni Mike na pinapakalma na ang sarili dahil sa kaba. Nag-abot ang matanda ng isang papel na may nakasulat kay Mike. Ano po ito? Tanong niya sa matanda. Yan ang listahan ng mga kailangan mong dalhin doon sa puno kung saan ka umihi. Doon kasi ang lagusan ng mga maligno. Nasaktuhan nila na umiihi ka nang lumalabas sila doon. Ialay mo mga yan at saka ito. Binigyan din ng matanda si Mike ng bote na naglalaman ng langis.
Idilig mo sa palibot ng puno para tuluyan ng magsara ang lagusan nila para hindi na sila makaperwiso dito sa atin. Eh, sige po, Tata Erning. Marami pong salamat sa tulong nyo. Natuwa si Mike dahil matapos ang lahat ng ginawa ng matanda sa kanya ay para lang siyang nagdahilan. Guminhawa na ang kanyang pakiramdam at nawala na rin ang mga rashes niya sa katawan. Maya-maya ay nagulat sila nang may pumasok na babae sa bahay ng matanda. Ano na naman ito, Tang? Nagbasag na naman kayo ng mga gamit? Linggo-linggo na lang, laging ganito ang bahay. Eh, teka, Apo. Hindi ko naman kasalanan na bagyuhin ang signal number ito kanina dito sa loob ng bahay. Galit na binalingan ng babaeng apo ng matanda ang mag-ina. Ano na? Bago na naman kayong customer? Hindi ko alam kung matutuwa ko na nakakatulong kami sa mga kagaya nyo o maiinis ako kasi lagi na lang ganito. Bakit? Parang kasalanan namin? Nanginginig na sabi ng ina ni Mike. Hinatak na ni Mike ang kanyang ina palabas ng bahay ng matanda para maiwasan ang pagtalak nito. Tata Erning, naku, marami pong salamat sa tulong nyo, ha. Babalik na lang po kami uli para makabawi. Nahihiyang sabi ni Mike sa matanda. Nako, wala yon. Huwag niyong isipin yon. Ayos lang kami dito. Sige na, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Huwag na kayong bumalik. Wala na kayong babasagin dito. Nanggagalaiting sigaw ng babae. Habang naglalakad palayo ng bayan mag-ina, naririnig pa nilang sinesermonan ng apo ang kanyang lolo. Pero tinatawanan lang ito ng matanda na lalong ikinainis ng dalaga. Mas nakakatakot ang apo niya, di ba anak? Tanong ng ina ni Mike. Hoy, sino man tinitingnan mo? Sigaw pa nito kay Mike na nakangiti habang nakatingin sa bahay ng matanda. Eh, ang ganda niya eh, Nay. Masungit nga lang. Hoy, ayoko maging manugang ang batang yon. Nakakakulo siya ng dugo. Doon na lang ako sa maligno. Hihintayin kong sapiyang ka ulit, tapos hihingi na lang tayo ng gold. Nay! Baka nga bumalik yun, marinig kayo nun. Ay nako, ikaw ang ibibigay ko. At bakit ako? Ako ba ang gusto nun? Iyahanap na lang kita ng maligno, Nay. Ah, ganon. Lagot ka sa tatay mo mamaya pag-uwi natin. Kakampi ko si tatay, no? Ibibigay ka rin nun sa maligno. Nanggigigil siyang binatukan ng ina dahil sa sinabi niya. Binalikan ni Mike ang bahay ni Tata Erning makalipas ang ilang araw. Nagdala siya ng ilang gamit bilang pamalit sa mga nabasag. Humingi rin siya ng pasensya sa apo nitong masungit pero maganda. Wakas.